So ngayon, ito yung evening routine ko kapag pagkatapos ko ng trabaho. Siyempre, sa sobrang excess ng trabaho ko ngayon bilang isang domestic helper, so minsan natatapos ako ng bandang 9:30 or 10:30 or minsan pag minalas ka, aabutin ka ng 11. So minsan nagmamadali ako maligo kasi kailangan daw maligo ka every night. But sa akin, eh dahil nga sa kalusugan ko, dapat hindi ako talaga naliligo sa gabi. Pero no choice ako dahil requirement yun bilang isang domestic helper. Bigam. Dahil parang isang nanny. Kasi nag-aalaga ako ng bata. 4 years old na bata. So ngayon, tapos na ako maligo. Ang una kong gagawin ay yung mag-eskinol. Ito yung talagang first kong ginagamit. Eskinol siya. Yan. Yan. Oh, hindi ba siya makita? Yan nung naging siya para malinisan ang aking skin. Dahil for the whole day, sobrang maalikabo, madumi, ganyan, dumidikit dito. Minsan nangangati ako. Nangangati ako minsan kasi sensitive yung skin ko. So, ayan. Ganyan. Ganyan-ganyan natin. Para maging malinis siya. Minsan, makati. Makati yung skin ng face ko. Pero ito, hindi ako masyado laging gumagamit. Kasi minsan nakakalimutan ko na, minsan pagod na ako, minsan gusto ko nang matulog, ganyan. Sa sobrang pagod ko, kakalimutan ko talaga. Ganyan. Kasi nga tinitipid ko siya. Alam po ilang buwan na to. 3 months na ito tinitipid ko. Sa June 1. Ganyan. Then next, ito yung ginagamit ko na ngayon. Ayan. Sobrang nakakaligtas siya. Sobrang smooth. Ganyan. Kasi noon dati, oily ako. Pero iniba ko kasi nga, ang layo ng bilihin dito ng mga Philippine products. Ganyan. So, naghanap ako ng mas affordable. Na kaya naman ang face ko. Tindry ko siya. Ganyan lang. Ito yung moisturizer. Because dahil nagda-dry talaga ang aking skin. Ganyan. Ganyan. Para maging fresh ka ulit. Pagtulog. Ganyan. Ikot-ikot mo lang siya. Ganyan. So, yung ginamit kong cream, talaga, dinami ako ng pimple. Yung bang natakot ako sa mukha ko kasi ang dami kong pimple talaga. Hindi naman ako pinipimple. Bakit? Ang dami-dami siya. As in, na-stress ako dun, no? Ito. Yan. Kasi yung skin ko is very sensitive. Kaya hindi ako pwede gumamit ng mga may chemicals na mga matapang, like kojic, like basta may mga kojic factors na yung ganyan na may tapos mag-lotion naman ako. Ito yung binili ko, product yata to ng Indonesian. Oo, kasi mura lang siya. Yun ang afford ko talaga dito. Hindi ako makabili ng mga mamahaling gamit kasi nga pero lotion mo lang naman eh. Kung okay naman sa skin ko, di go. Ganyan, lotion. Minsan, sabi nila mapango daw. Mapango kasi, maganda siya gamitin. Kaya hindi siya oily gamitin, gano'n. Ayan, para soft ang ating skin. Yan lang yung ginagamit ko every night. Ganyan. Pero syempre, kasi yung lips ko, nagda-dry. Dati, ang ginagamit ko sa lips ko yung oil.
every night kaya ginaginyan ko ng oil. Pero sabi ko, masyado siya mainit. So, hindi ko siya caring gamitin. So, eto gamit ko talaga Maybelline dito sa Hong Kong. Nawala na yung ano, tatak. Pero ito, meron dito yung tatak dito. Isa siyang Maybelline lip gloss. Meron siyang ano, para siyang may menthol. Parang bagay siya sa lips kong nagbibito-bito. Bibito-bito kasi yung lips ko. Hindi ko alam kung bakit. Kung kulang pa ako sa tubig. Or salty. Salty talaga. Ganyan lang. Ganyan lang. Ito, maganda to eh. Maybelline to. Lip gloss na may menthol. Ganyan lang siya. Simple lang. Pero mayroon siyang ano, kumukulay siya sa lips. Kaya gusto gusto ko kasi parang naka-lipstick ako. Ganyan lang. Tapos na. Ito lang. Ayan. Maybelline. Ayan. Nivea. And then, Sintra. Yan, lotion ko yan. From Indonesia to eh. Ay, magsusuklay na tayo. Susuklay na tayo. Kasi ako, hindi ako mahilig gumamit talaga ng mga ano. Ng mga brand. Ng mga brand talaga mamahalin. Ito sa Hong Kong, ang dami ko nakikita ang mga brand na mga gamit. Ganyan. Siyempre, di ba? Hindi ko naman siya afford. Kaya nandito ko sa Hong Kong, hindi pa rin ko afford. Madami akong inuuna. Sila na naman. Sila na naman na inuuna ko. Paano naman yung sarili ko? Ay, kawawa naman. Pero okay lang. Makasurvive tayo, di ba? Mga subscriber, mga friendship, makakasurvive tayo niyan. Ayan, ganyan. And tsaka, alam mo yung gamit ko? Is panty. Ito yung gamit ko. Conditioner. Ito. Gamit ko conditioner. Mabango siya. Tsaka ano, nag-i-stay straight yung buhok ko. Alam mo ba yung buhok ko? Tsaka sumpa-sumpa yan. Ito lang talaga yung anong ginagamit ko na. Ay, sobrang mahal dito to. Tinitiis ko siya. Yung binipilit yung mata ko parang mabilo. Formula eh. Ako hindi. So, ito naman ang gamit ko. From Thailand. Ayan. From Thailand yan. Head conditioner. Kasi nga, nagbabalakubak ako. Hindi ko alam kung bakit. Oh, baka hindi ako naliligo alang araw-araw. Ganyan. Ito. Products of Thailand. Mura lang siya dito. Afford ko siyang bilhin. Yun. Minsan, nag-sale siya buy one, take one, ganyan. Nag-sale siya, ganyan. So, afford ko siya. So, nabibili ko siya. Conditioner. Shampoo. So, after ko dito maligo, kung ano-ano mo nilalagay ko sa mukha ko. After ko dito maligo, paglabas ko dito sa dorm na to, magsisimula na naman ang aking routine. Yung duties ko, kala nyo natapos. Natapos yung duties ko bilang domestic helper dito. Hindi pa. Ang pinakamahirap dito yung patulugin siya talaga. Ang hirap-hirap siyang patulugin. Alam mo yun. Yung san, masakit na yung lalamanan ko. Kakatawag na matulog na, ganyan. Pero siya, ang active, super, super active ang hyper niya. Ganyan. Kaya minsan hindi ko siya nilalaro kasi pag nilaro siya, talagang yung active niya to the highest level. Ganun. Highest level talaga siya. Kaya nahihirapan ako. Tapos, minsan natutulog siya na ano, late na. 11:30, minsan 12, minsan 11:30. Kaya ako, alam mo, discarte ko na lang talaga kung paano ako makakatulog. Yeah. Doon na po magtatapos ang aking duty bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. Or tawagin nilang isang nanny. Ganyan. Bye! Sana po may nakatulong kayo. Pero tungkol bilang domestic helper.
ang natutunan nyo ay always smile. Kung anong hirap talagang gawin.